Matapos bayaran ng importer na EMT Trading ang mahigit 40,000 pesos na buwis noong May 18. Diretso ang container sa Green Lane o Express Lane ng Bureau of Customs. Hindi na ito dumaan sa X-ray at nakalabas sa Manila International Container Port o MICP sa Tondo noong May 23. Papunta sa warehouse ng negosyanteng si Richard Tan sa Valenzuela. Hello, joining us is Mr. Bartolome Mesolana from... May 25, nakatanggap ng tip ang Direktor ng Customs Intelligence and Investigation Services o CIIS na si Direktor Neil Anthony Estrella. Businessman Richard Tan, inalerto kayo. Ng Chen Julong, si Chen Julong, no? Na inalerto kayo May 25. Tapos so, ang sabi, around 11 PM, may illegal shipment na pumasok. Na-receive siyang impormasyon sa China Customs Ministry sa Xiamen. Ano po yung ginawa ninyo matapos yan? So yun, so we did not spend much time. In fact, okay, from the time we received the information, Israel received the information, it's only 3.5 hours. Nandun sa warehouse at nahanap na yung crate. Ipinaalam ni Faeldon ang natanggap niyang impormasyon sa PIDEA at NBI. So I immediately called the director of PIDEA, okay, si General La Peña. Sir, kako, magpadala ka ng tao niyo dito kasi mukhang may shabu dito na naprehen ng ating tropa. That's around between 8:30 to 9. Now, sabi niya, Nick, wala ako dyan eh. Nasa probinsya ako. Pero padala ko yung regional director ng NCR. That was between 8:30 to 9. Nakarating po siya ng past 1 o'clock eh. So it took him around 4 hours. Longer than the time we received the information and apprehend it, mas maiksi po na oras na gamit namin kaysa nung nag-react po yung PIDEA. Dahil nasa probinsya noon si PIDEA Director General Isidro La Peña, si Wilkins Villanueva na Regional Director ng PIDEA NCR ang ipinadala sa Valenzuela. And dinala kami doon sa warehouse, sa warehouse ng Ohongfei. And then pagdating namin doon, bumulaga sa akin yung several plastic of methamphetamine, shabu na makikita, ang dami. Sobrang dami, ang daming nagtatrabaho, nag-unload. So, nagpa-brief ako kay Director Estrella. Yun nga, to cut the story short, all of those stuff na naandon came from a cylindrical container. Yung last container nga is inilalabas pa nila yung shabu. Giit ni Villanueva, hindi raw sila nahuli sa pagpunta. Talagang nagkaintindihan lang kami mga 11:30 na ng umaga. Nakarating kami doon, 1:30. From Quezon City to Valenzuela, it will take you 1.5 hours on a peak hour. So hindi kami late. Late kaming sinabihan. While in fact, they already knew, according to their information, a day prior, 24 pa lang, 25 pa lang, alam na nila. We arrived there 26 in 1:30 in the afternoon. Nauna nang binuksan ng tauhan ng BOC ang mga container kahit wala pa ang PIDEA. Paano ho ba? Ano yung nakita ninyo at ano yung kalagayan ng shipment ng shabu? These are facts that have been established both, right, house investigation. Okay. I think around 6 a.m. nabuksan nila yung unang cylinder. Okay. And it contains parang itsura shabu. But di pa nila ma-detect. Okay. So they continue to open the other crates. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, that's really what I believe. Yeah. Itong isang container na to, opo, ay mayroon lamang shabu, sabihin mo nang yung apat ay shabu pa rin naman. So maaring, so they continue to open it. Hindi pa nabuksan lahat nung dumating ako around 8 to 9. Opo. But meron na silang field testing kit. Kung PIDEA ang masusunod, hindi raw muna dapat na ginalaw ang mga ebidensya. Basta drugs ang pag-uusapan, isang tao lang dapat ang humawak niyan. Sa amin, ha? Ano yan eh? Holy, precious item. So, ang makakahawak lang doon will be the seizing officer ang pwedeng humawak noon. Dagdag pa ni Villanueva, magulo raw ang sitwasyon sa warehouse nang dumating sila.
dapat ang unang tawagan is Pideya eh. Na kaya niya nga tawagan si General La Peña eh. Bakit hindi niya na matawagan before? Nagkagulo-gulo na nga sila because of that eh. Na letting other agencies take care of their business other than Pideya. It seems that Pideya was warned or Pideya was called pinakadulo na. Wala rin daw maayos na plano ang Bureau of Customs ng mga panahong iyon. May control yung operation para mahuli yung tatanggap. So we agreed, tatlo kami, NBI, si Director Estrella, tsaka Pideya, ako. So yun na, while we are talking, while I was talking to my people na naandon, NBI are talking to their own people. Bigla kaming nilapitan ni Director Estrella and then we were told na mag-usap muna kami with the NBI with Commissioner Faeldon. After that, nag-usap, pinakilala, and then hindi pa kami nagsasalita. Nagsalita na agad siya dito sa customs. Sabi niya, dito sa customs, lahat ng ginagawa namin dito, totoo. Without us telling anything pa, so medyo na, ano kami, nagulat kami ng NBI. Hindi pumayag si Faeldon na dalhin ang lahat ng shabu sa address ng consignee na si Fidel Anoche D. But I made that very clear. Pagdating ko pa lang, that I want the owner of the warehouse na kasama sa imbestigahan. Aarestuhin pa nga yung term ko. That's why when Director Villanueva insisted that all the shabu will be brought to the next address kay Anoche D, hindi ako pumayag. Okay. Sabi ko, ba't mo kailangan dalhin lahat yan dyan? Apo. Paano kung wala na si Mr. Anoche D dyan kasi whole day na niya tayong inaantay? Aha. Eh ano, ibabalik niyo ulit dito? And what about the evidence against the owner of this warehouse? That's why insisted na yung isang crate na lang ang dalhin nyo doon. Kaya mahigit 100 kilo lang ng shabu ang dinala sa address ni D. The principle of control delivery is you deliver everything. Kasi kung isa lang di-deliver mo, kung ako yung nag-import, bakit ko tatanggapin? Isa lang, eh lima yung in-order ko. Sagutan, ayaw niya. Pinaliwanag ko kung bakit na hindi pwede. And then, under the Republic Act 9165, ganito dapat. Tinanong niya yung may legal personality siya na tinanong. May mention about customs memorandum order. So, ganun pa rin yung opinion na pwede na yung isa. Ayon kay Faeldon, gusto raw palabasin ng Pideya at NBI na joint operation ang pagkakasamsam sa mahigit 600 kilo ng shabu. Joint intelligence operation? Come on, it's just a TPS last night. Eh. Bakit natin lukuhin ang taong bayan? Sabi, kung dakit accurate, kung dakit truthfully, yun talaga yung sinabi ko sa kanila. Kaya galit na galit ako. Tama siya, sabi niya galit na galit ako. That's the problem with somebody who does not know the law. That's the problem with the head of an agency or a bureau na hindi alam kung ano ang batas na kanyang ginagalawan, particularly Republic Act 9165. Under Section 86, we should be the lead agency. Kasi kung hindi, bakit pa niya tinawagan si General La Peña in the first place? Kung ayaw pala nila kaming isama, hindi na sana nila kami tinawag. Hindi pa kami ng problema ka-attend ang Senate hearing. But the point is, he understood that kailangan niya ang Pideya. Bakit on that time, bakit irregular na yung decision mo?